Hi guys, Solidity Express, ito po ang aking channel. Meron po akong panibagong i-share na video. Machine na meron po ako dito ay DCP-1615NW ng brother. Ang issue po ng machine na to, print unable 02. Try ko po kung makikita dyan yung ano. Yung nasa monitor. Kasi medyo yan. Unable 02. Yan. Tapos sasabihin niya turn off yung printer, tapos on. So tapos yung kapag inopen mo siya, ulitin ko po ah. Ang mapapansin po ninyo sa ano niya, tunog niya, medyo kakaiba siya sa kaysa sa normal na wala pang ganitong error. Ito, open ko siya. Ayan o, yung tunog po niya ay parang mas maingay kaysa sa normal na pag-open. Pagka ganyan po, unable to print 02, base po sa ano, sa service manual po ng brother, may kinalaman po yan sa main motor. So ayan po, isa-isahin ko po yung ilalagay ko po dito sa ano, sa screen dito yung sinasabi po ng service manual about sa 02 na error, print unable 02. So basta pag print unable 02, may kinalaman po yan sa main motor. Una, based dun sa ano, sa service manual, yung connection failure of the main motor harness. So pwede dun sa harness ng ano, ng main motor. So mamaya bubuksan ko to, pero basahin ko muna dito yung mga ibang ano, possible na cause. Number 2, connection failure of the motor encoder PCB flat cable. Number 3, low voltage power supply. So pwede rin na yun, kapag may problema yung pinaka power supply nito, then maglalabas yung ano, error. O kaya naman yung pinaka worst, main PCB failure, yung main board na nito. Pero una natin na i-check muna dito yung kanyang harness. So ang ganitong model, yung kanyang main board ay nandito, at nandito na rin yung po, nandito na rin yung niya eh, main motor niya eh. Pero check natin ito, kailangan tanggalin ito. Dito kasi, pero ito, di ko, ito pag unahin mo natin makasin dito sa side nito, pag nandito na yung main motor niya, pero okay, sa tingin ko nandito yung main motor niya sa kabilang side, kasi itong
cartridge niya. Tsaka drum. Yung mga gear niya nandito. So, ang possible nandito yung main motor. Pero yung kanyang main board nandito sa kabila side, sa right side. So, ito muna yung bakasin natin dito. Ito, naka-attach lang to. Pagkatanggal ng tornillo dito, naka-attach lang. Ayan o. Dali lang natanggal. Tapos, tatanggalin natin itong tornillo. Okay, bumabas agad ang ibo ko po yung UA. Sinahanap niya yung fan. Thank you.
Sige na. Ang laki yung mukha. Hindi. Hindi ko sa kanya. Hindi ko maayos naman. Tapos naman maliit din sa gisa niya. Try ko siya i-cut. Kasi yung high dish mode, tapos naman yung all style. So hindi, mas tumutok doon sa akin. Yung pasigaw siya. Yung isa pa ito, kaya dito yung high dish mode pang ulit na tema. Pasigaw ko yan. Yung naging gusto ng high dish mode. Pero dito ang pinagawa ko, dito kasi naman yung na problema. At just screen siya isa. Yung kung hila ko man yun, sa ulang pinag itong harness na, tapos ipagdan yung motor. Yung limoto niya. Kasi naman ako mga, yun, sa pisa masing. Pagkakalisa ko. Kaya simpan siya. Kaya kapalitan yung buton siya. Kasama tayo lang ito na ito. Parang testing. Able to print 02 pa rin siya. Ito lang siya kung nakikita dyan. Okay. So, buksasin ko siya ulit. Tapos, try ko palitan to motor mismo. Thank you.
Okay. Kita kayo, meron pa siyang tornilyo dito bago matanggal to, meron pa siya tornilyo kaya hindi siya maalis-alis kanina. Nakayon lang kasi ako nakapagbukas ni Kong kantong motor yung ano, main motor. Meron ako dito mga stock na ano. Parehas lang din ang main motor niyan, parehas lang din ito. Ibang model lang to pero kaparehas lang din.
main motor. So, kunin ko yung main motor nito, ilalagay ko dyan para matest din. Yung kanina. Siguro defective na to. So ito yung dark tray natin. First time ko lang magbukas nitong main motor nito. Kaya medyo nahirapan ako kung saan yung nakatago pala yung isang tornilyo niya dito. Malaki-laki yung ano yun. Okay. Malaki-laki yung haha, yung kahan yun. Pala trinay ko rin muna ito. Malay mo dito lang.
Ay, sundan nyo na lang yun. Ito yung mahirap dito kung ito yung nilalito sa alat. Kailangan ng screwdriver na mas maliit. Ayun, iksi lang yung mga gantong screwdriver. Ayan.
talaga. Pag ito guys, nagkaroon pa rin ng problema. Dalawa nitong pwede natin yung problema nito. Yung mga supply o kaya naman yung main board. Yun. Maganda na yung ikot niya. Wala na yung tunog niya guys. Tapos dito. Ayan o, naka-normal na siya. Ayan, kung nakikita dyan guys. Ayan. Wala na yung error po niya. So, yung pinaka may problema lang. Yung motor, main motor. So yun na guys, ah, mag-sample ako ngayon. So kapag may unable to print 02 na error, hindi po tayo makakapag-print, makapag-scan. So ito po, dahil na wala na yung kanya unable to print, try natin. Okay. Sample printing tayo. Test print. Ayan ako yun, no? Pag-ibigin ko siya. Ayan. Meron na siyang print out. Okay. So, meron na lang siyang issue sa kanyang printout. At yun din ay iayusin ko. So, sa ngayon nalaman natin na kung alam niyo yung problema. So, bali itong may motor na to, may problema na siya. Pero hindi ko pa rin ma-sure kung ito talaga, kasi possible din itong yan. Ito. Yung pinagkakabitan niya, pwedeng may problema din to. Pero sabay ko na kasi siya tinanggal at pinalitan. Kasi dito yung nakikita ko sa ano niya. Medyo nagiwang na siya. Pero kapit pa naman sa dito. So, pwedeng ito may problema o kaya naman yung main motor na talaga. So, yan guys. Babalik ko na to. Okay, si yan na rin muna kayo at babalik ko na rin ito. Ano? So, basta po pag nagbabaklas kayo ng mga picturean nyo lang muna kung mga first time lang kayo nag
pa-plus. Picture nyo muna yung machine. I mean yung mga binabaklas nyo para may reference kayo pag babalik ko nyo. Kailangan sakto to kasi yung laser dito dumadaan. Kapag hindi tama yung pagkakalagay, maharangan siya. Okay guys, so bali unting paliwanag na lang po. So kapag hindi naman sa lahat ng pagkakataon sa pag unable to print O2 ay nandito pa agad yung problema. So dun sa nilagay ko pong ano, pasunod-sunod, kapag dito ay hindi pa rin nasolusyonan, pwedeng yung supply po ninyo kaya naman yung mainboard na pwede rin na yung flex o yung harness lang yung may problema. So guys, hanggang dito na lang po at hopefully po na may natutunan po kayo. Sa mga bago po sa aking channel ay baka mahingi po ang inyong subscribe at like para update.
updated po kayo sa aking mga video po na sinishare ko tungkol sa printers. So, thank you guys.